Signature move series ulit. Dito naman tayo kay Yanis, ang Greek Freak. Ang mostly signature move talaga niya, power dunk. Para kasi niyang wawasakin yung ring. Marami ding variation ng dunk si Yanis. Isa doon yung coast-to-coast dunk na mahirap na siyang pigilan kapag nakabuelo. Ang magagawa na lang doon, i-foul talaga si Yanis. Yung isa pang nilagay dito ng Bleacher Report, 100 alley-oop play. Dahil nga mahaba yung mga galamay ni Yanis. May play pa dati sa pass break. Alley-oop play yun ni Middleton kay Yanis. Tinalunan niya pa si Tim Hardaway Jr. Natulala na lang yung mga nanonood ng game noon. Sinabi na lang ni Yanis na hindi niya nakitang nandun pala si Tim Hardaway, ay 6'5 ang height noon. Yung isang gamit niya dati na parang nalilimitahan na ngayon dahil siguro sa injury, Euro step dunk. Hindi layup kasi mostly karamihan ang gumagawa noon guards kay Yanis, malayo yung mga buwelo niya sa pagitan ng restricted area at sa free throw area. Nakakatalon na agad siya doon at nakakadunk pa galing sa Euro step. Nang 2020 naman, may feud si Yanis at si James Harden. Ang sinabi daw ni Harden, sana 7-footer na lang siya na kain tumakbo at gumawa lang ng dunks. Nangyari kasi ang comment na yon after iwasan ni Yanis na piliin si Harden sa All-Star Draft. Hindi compliment kasi yung sinabi ni Harden. Kaya doon din nagsimula dating lumabas na walang skill set si Yanis, pero nag-champion na siya, 2-time MVP pa, na-upset nga lang ng Miami last season. May common kasi kay James Harden at dito kay Yanis. Una si Harden, meron siyang step back move dati. Tapos ginawa niyang double step back. Merong mga gumaya noon kaso natatawagan ng traveling dati. Si Yanis naman kapag gumawa siya ng coast to coast dunk at Euro step dunk, common na nilalagay sa comment section, traveling. Sa play-in tournament sa laban ng Bucks at Knicks, sa pass break, mula sa court ng Knicks papuntang goal ni Yanis, isang dribble lang ang ginawa niya at meron siyang 6 or 7 hakbang. May analytics kasing ginawa doon kay Yanis kung ilang step, ilang dribble ang nagagawa niya kapag pass break at average na sukat ng kada hakbang niya. So makikita niyo naman sa screen, di ko na nilagay lahat. Ang nakita ko dito ang pinakamalayo, 79 feet ang distansya niya mula sa goal or sa ring nila. Meron siyang 10 hakbang, 3 dribble at 8 feet kada hakbang yon. Meron ding isa versus Celtics ata to, 40 feet ang layo niya, 4 na step, isang dribble, 10 feet kada hakbang naman ang meron si Yanis. Malayo kasi ang nasasakop ng mga hakbang ni Yanis dahil nga mahaba yung mga paa niya, tapos kapag gumamit pa siya ng Euro step, malaking distansya din ang nakukuha niya. Plus kaya niya pang gumawa ng slam dunk, lag pass doon sa may free throw area. Kaya nga tawag ko kay Yanis, 3 paa. Ang signature talaga ni Yanis, katulad ng kay Luka noong last episode, kanya kasi mabagal by choice, sinabi din yun ni Michael Bridges. So change of pace itong kay Luka. Ang kay Yanis at kay Harden na rin, gather step. Rule talaga yon sa NBA. Ibang tawag doon, zero step rule. Nung game 3 ng Raptors at Bucks noong 2019 sa playoffs, nagreklamo na ng Toronto sa isang play ni Yanis na traveling. Nag-Euro step kasi si Yanis noong mga time na yon. Nakailang hakbang lang din siya. Pero sinabi noon ng referee na gather step yung ginawa ni Yanis. Ang nareklamo talaga doon ng Toronto, huminto kasi si Yanis kaso si Yanis noon nasa move na ng Euro step. Alam na ng referee na itutuloy niya yon. Yung kay Yanis, 3 hakbang talaga yon. O sabihin na nating 4 na, pero magiging bilang kasi noon pwedeng gawing 2.5 step dahil nga 0, 1, 2, 3. Yung 0, 1, 2, yun ang bilang ng hakbang ng player. Yung 3, pwede mo kasi sabihin naka-take off na ang player na yon para umiscore. Or naka-take off na yung player bago niya pa maihakbang ulit yung isang paa niya. Kahit gumawa si Yanis ng Euro step dunk or kaya coast to coast dunk, ang pinagmulan pa rin ng move na yon, gather step. Mas malimit pa nga matawagan ng traveling si Yanis kapag hindi siya gumagawa ng coast to coast or kaya Euro step play. So dito sa Pilipinas, common kasi pagtatalunan talaga yung traveling. Dahil common din nagagayahin yung mga step or mga move sa NBA, lalo na yung step back. Hindi ko lang sigurado kung merong gumagaya dito nung kay Yanis. Almost 8 to 10 feet kada hakbang, isang dribble lang. Kaya minsan sasabihin traveling yun. Pero hindi natin alam kung merong ganong gather step rule sa liga or merong nag-implement nun dito. Sa NBA, official kasing nakalagay yun sa rule nila. Sa FIBA, yun lang ang hindi ko sigurado.